Defender na tayo. Balibag 7 na itakbo nung mula nung binili ko ito. 2 months na yun. Magkano ang maintenance ng isang big bike? Yung lang ito. Beta book. 2.8 liter. Wala nga pala. Wala ang bag. Yo, what's up mga pengo? Nagpe-pray tayo at pumunta tayong Antipolo or kaya Quezon City. Muna, ngayon kasi June 5 at naka rear fender na tayo. Ayan, naka rear fender kasi magtatagulan na kaya binalik ko tong rear fender. Maganyang timing na yung idle natin. Pwede na yung amander. So, bali 17 na netakbo nung mula nung binili ko to. 2 months na yun. Ba't ko tinutodo? Ang magiging topic natin ngayon ay magkano ang maintenance ng isang big bike. Kahit na 400cc hanggang 1000cc. Alright, pag-usapan natin maintenance habang tumatakbo tayo at wala pang traffic. Ang maintenance nito mga penyo, siyempre una-una yung gasolina. Sabi natin malakas talaga ang konsumo ng mga big bike. Pero ito sa 600cc plus medyo malakas ng konti. Kasi yung CB650 medyo matipid yun. Pero hindi man nagkakalayo. So every 100 kilometer nakaka ano ako 350 pesos. Ilan naman ang gastos dito pag dating sa gasolina. Pero kung magbabatangas ka, medyo long ride, full tank agad to. Pero kapag magmamarilaki ako, nasa 500 pesos yung aking ginagas. May ano pa, may tira pa yun. So yung pangalawang maintenance sa atin, syempre yung change oil, langis, saka palit ng oil filter. Pagpapalit ng ano ng langis dito, pinakamahina na yung 3,000 kilometer. Pero yung iba umabot ng 5,000, depende sa langis, lalo lalo na yung mga mamahalin. Yung capacity ng langis ito by the book 2.8 liters pag di ka mag change ng oil filter. Pag pabalik ng oil filter 3.1 liters. Pero yung capacity niya, yung sa ano specs, nasa ano eh, nasa 3.6. Merong nagtay 3.6, merong 2.8. Iba-iba eh. Tapos ang oil filter ay magpapalit ka ng every second change oil. Abawa, every 3,000 ka yung change oil mo. So every 6,000 palit ng oil filter. Pero kung ang change oil mo, change oil interval mo ay 5,000, every 10,000 or
palit ka na kagad sa 5,000. Walang araw, walang ride ako hindi nagbabomba. Marami nagre-request. And third na maintenance natin sa ating big bike. Siyempre, itong ano, gulong natin. Actually, papudpud na ito. 11,000 na yung natakbo natin. So, baka palitin na. Nasa ano na siya eh, no? Nasa rest niya siya ng ano, yung indicator niya, sagad na. Saka parang matagtag na siya, mabibrate na siya. Yun ang maramdaman mo kapag palitin na yung gulong. Actually, itong gulong natin is stock pa rin. Hindi nagpalit yung nabilang ko. Sad to say, ganun talaga pag bibili ng second hand. Actually, mga 6,000 ang kalahati na to, 9,000 palitin na yung ganitong gulong. Ang gulong natin ay Bridgestone Belt Locks S22, pang road condition na gulong to. Alala tayo, hindi mo tayo nagmamadaliin. Sa engine oil naman, sa langis, pinipili natin yung mga subok na, yung branded. Saka mas maganda nga eh, pang international, Europe, saka US. Yung AMSOIL, US brand. So, subok na yun ng mga ganitong motor. Kasi yung mga motor doon sa America, basic na yung mga big eh. Walang mga scooter yata. Yun ang alam ko. Yun ang pagkakaalam natin. Yun naman, protection naman ng gusto natin sa mga langis. Saka ano, hindi masyado uminit yung ating makina. Meanwhile, wala. Sige, thank you. Wala pala mga pengo. So sumulong tayo. Walang AMSOIL dito. Kaya naman nagpapalit yung mga big bike ng gulong kahit na hanggang limit lang. Kasi yung limit na yun, pwede pa naman eh. Kaya lang, delikado na sa ano, high speed natakbo. Aba, 130, 150. Delikado na. Baka sumabog yung gulong. Delikado yun eh. Pag sumabog ang gulong, wala. Magtotowing ka na kagad. Hanggat maaari, bago mag-limit or limit na, palit na kagad. Ano pa bang maintenance? So, another maintenance natin sa ating motor. Siyempre yung air filter every ano yata tune up or 10,000 kilometer. Isabay nyo na rin yung spark plug. Apat yan ah. Kaya lang, hindi ko alam yung ano, yung presyo niyan eh. Tapos brakes. Depende sa gumagamit kung palitan yung brakes.
merong rider or driver na brake addict, lagi umapak sa preno, kaya madaling maupod. May kamahalan din naman yung brakes. So, mabuti na yun kasi kaysa naman makin na yung i-brake nyo, baka ma-brake ng tuluyan ng motor mo, hindi mo magamit. Ako kasi ginagamit ko engine brake, front brake, saka rear brake, tatlo. Saka hindi ako masyadong mabilis. Haba, ganyan. Ganyan-ganyan lang. Kaya pala nagpapalit tayo kahit na ilan ito? 1.7 yung natakbo mula nung binili ko. Hindi ko lang alam kung kailan siya nag-change oil. Kung ginamit ba niya, ng change oil or anong langis. Hindi ko natanong kung anong langis ang ginamit niya. Pero may iba na gumagamit ng Shell, Repsol. Yan. Yung mga vlogger. Alam nyo naman, sa Shell, pang ginagamit ko yan, pang scooter, pang underbone, yun. Subok ko yan. Pero pag high-end na, may experience na bad. Madali siyang uminit. Bumili ako ng high mileage na fully synthetic na Shell. Fully blue siya, di naman siya yung Ultra. Yung Ultra maganda rin daw yun eh. Pero hindi ko pa nasubukan. Dito na ako sa pang big bike talaga. Big bike deck. Narito na pala ako yun. Ay, wala nga pala ako. Wala ang bag. Isip. Wait lang. May AMSOIL kayo? Sir? AMSOIL. AMSOIL sir, meron po. Meron kaya akong wala akong bag eh. Pwede naman natin sir i-tape. E-tape na lang. Sige. Saka may plastic bag. Nalimutan ko yung bag ko. Ano po? 4 quart. 4. 4 sir. Pasok kayo sir. Sige. A few minutes later. Yan, alright. Nakabili na tayo ng AMSOIL. Ewan ko lang kung may paikot pala. Sige. Balik na tayo. Tara na din ako ikot. May U-turn pala dito. So nakabili na tayo ng langis. Nasa likod ko langis saka oil filter, mga pingo. Bumaba tayo ng 3,050 pesos yung oil filter natin. Champion ba yung brand? 650 pesos tapos yung AMSOIL 600 pesos ang isa. So, 4 yun. So, 2,400 pesos yung nagastos natin. Gusto ko sana Kawasaki, kaya lang wala eh. Pag gusto natin, kung lalagyan natin Kawasaki, pupunta pa tayong Kainta. Na-traffic na naman tayo. Big Bike Tech yung pangalan ng store.
tanong ko lang ko lang doon, medyo pricey pala pag Pirelli. Maabot ng 29,000 to 30,000. Yung maintenance natin ganong kalaki, kaya magastos ang big bike. So isip ko, gisip-sip na kayo kung ibili kayo ng big bike, kung kaya ba ng maintenance nyo, kasi masakit sa bulsa. Ang kati sa bulsa nito. Gastos. Ako naman kasi meron akong scooter pang daily ko, pang araw-araw, pang ragunasan. Tagang yun ang ginagamit ko pag nandun ako sa, pag may bibili lang ako sa bahay. Pag magra-ride ako, pang weekend ko lang to, itong CX-6R. Pag gusto ko mag-relax, nagra-ride ako, ito yung ginagamit ko. Kaya yung sinasabi kong price, taon bago ako bumili ng mga langis, one na yun, kaya taon. Pag langis, iba, 3,000 interval ko, siguro mga 6 months, 8 months. Months yung interval ko ayan lang is, so makakaipon pa ako ng 3,050 pesos sa loob ng 7 months or 6 months. So okay na rin sa akin, di ko naman araw-araw na ginagamit to eh, pag magre-relax lang ako, saka pag mag-expressway ako. Okay, thank you. Thank you, sir. Oh, thank you. Ang galing, sir. Ayos. Okay na, okay. Ganyan ang rider. Kahit na walang ano siya. Walang uniform. Oh, tingin nyo. Tingin nyo si sir. Thank you. Oy, wag, truck yan. Diretso ka sa cementerya. Simbahan ka pa naman. Yung sinasabi ko, napuputa lang kasi nagmamaneo tayo. Depende sa lifestyle mo kung kaya mo yung maintenance ng isang big bike. Sa mga tulad natin na walang masyadong kaya, hanggang nagsumikap lang kaya nagkaroon tayo ng big bike. Pero sa mga mayayaman, mga penyo, basic na basic yung maintenance ito. Kahit yung mga European bikes, grabe yung European bikes, sobrang mamahal na mga maintenance talaga, lipo. Pero yung lever ng ganito, halimbawa papachange oil ka lang, nasa 750 pesos. Pero meron namang mga, may mga shop na pag sa kanila ka bumili ng mga oils,
ano na, libre na yung ano, yung patience oil. Free na. Doon sa ano, big bike tech. Alright, mga pinga. Ayan, na-share ko na yung ating review sa maintenance ng Kawasaki CX-6R 2022. Madugo, masakit, mahabdi. Sobrang habdi. Tapos yung papalipa tayo ng gulong. Mga pinga. Hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe. Always. Bye-bye.